Masarap naman yan. Ang bango-bango ng niluluto mo, Alona. Magandang maga po. Tita, pasensya sa kagabi ha. Nakausap naman na po ako ni Al Chris. Sabi niya pumayag na daw po kayo. Kaya ito po, pinagluto ko kayo ng almusal bilang pasasalamat. Laki usap yung anak ko. Ang sabi, aalis naman daw kayo, kaagad. Tsaka, walang karapatan na galawin yung mga gamit ko at stocks dito sa bahay. Naku, huwag po kayo mag-alala. Dala po namin to galing doon sa kalendriya namin. At tsaka, mag-aambag naman po kami sa mga gastusin habang nandito po kami. Ito po, kain na kayo. Nawala na ako ng gana. Ano ba yung inaayos mo, mahal? Wala lang to, mahal. Mahal, pasensya ka na kay mama, ha? Pasensya na sa mga sabi niya sa inyo kagabi. Naintindihan ko naman. Kahit naman sinong nalipungatan, tapos makita agad yung mukha ni ate, eh. Matatakot. Pero salamat, Alchris, ha. Pasensya ka na, naabala ka pa namin. Pagalitan ka patuloy. Mahal, hindi ka abala sa akin. Tandaan mo yan. Sige na, may ligo na ako. Basta, ituring mo tong bahay namin na bahay mo na rin. Konting tiis na lang. Kapag ako nakapag-abroad na, giginhawa na rin ang buhay natin. Pangako. Ano to? Mahal! Ano yan? Mau minamahal-mahal. Bakit ka may fiancé visa, ha? Sino yung fiancé mo? Mahal, wala lang yan. Anong wala? Hindi ka magkakaroon ng fiancé visa kung wala kang fiancé. May pakakasalan ka sa ibang bansa. Sino yung fiancé mo? Sumagot ka! Sino yung fiancé mo? Sa isang matrona na hindi ko kakilala. Huwag mo nga akong pinaglololoko! Sumagot ka! Sino yan? Mahal, sinasabi ko nga sa'yo yung totoo. Yan ang plano ni mama at ni ate para sa akin. Kapag kinasal ako, magpapadala ako ng pera. Kapag nakaipon na ako, hihiwalayan ko na siya. Mahal, pakakasala kita. Maniwala ka sa akin, yun yung totoo. Mahal! Mahal. Yun lang, mahal. Mahal, nagsasabi ako ng totoo, mahal. Thank you. Alam mo, mas okay na din sa akin na dito na muna tayo magstay pansamantala. Mas okay din sa akin na labanan na lang natin yung mga magnanakaw kaysa naman tiisin pa natin yung ugali nung nanay at saka nung kapatid ni Al Chris. Diba? Wala naman na tayong rason para magstay doon. Ikakasal na si Al Chris, eh. Ano? Anong ikakasal? Meron pala siyang application ng fiancé visa. Tagal niya na ako niloloko. Kuya. Mahal? Tara. Mahal ka dyan. Al Chris, pwede ba? Ate Bebet, hayaan mo muna akong kausapin yung kapatid mo. Oh.
Mahal, alam ko, pakiramdam mo niloloko kita. Pero hindi ko mahal yung babaeng ipapakasal sa kanila mama abroad. Ikaw lang yung mahal ko, alam mo yun. Sa'yong sa'yo lang ang puso ko. Paano kung pagpunta mo doon? Makalimutan mo na. Pwede ba naman yun? Ginagawa ko to para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Mahal, kapag handa ka na, may uuwi ang bahay.